Fully vaccinated contra COVID-19 ang sari-sari store owner na si Annabelle pero ayaw na niyang magpa-booster shot. Ito ay sa gitna ng issue na pinag-aaralan ng Department of Health ang rekomendasyong gawing mandatory ang booster shot para makapasok sa mga establishmento. Ayoko po eh, matatakot po ako eh. Kasi po, meron po akong hika, meron akong allergy. Kaya tama na din po sa akin yung fully vaccinated na ako. Ayoko na po magpa-booster shot. Pag i-mandatory yan, nako, mahirap talaga, hindi kami makakapasok. Si Riza na nagpapatakbo ng kainan, nangamba sa bawas kita sakaling gawing mandatory ang booster card. Bilang po isang nagbi-business po, mahirap po para sa amin. Siyempre po, sa customer po kami kumukuha ng kikita po. Bali po, kapag wala po yung mga customer, saan po kami kukuha ng kita? Dahil sa mga agam-agam sa bakuna, kukuha na ang DOH ng social mobilizers para palakasin ang information campaign tungkol sa bakuna. Itatalaga ito sa mga lugar na may mababang vaccine coverage tulad ng Bangsamoro Region, Soksarjen, Mimaropa, Bicol Region, Central at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, kritikal na ang oras para ubusin ang 27 milyong doses ng bakuna na nakatakdang ma-expire sa Hulyo. Sayang anya ang trilyong pisong inutang ng bansa para sa pandemic response, karamihan para sa bakuna kung hindi ito magagamit. Patuloy pa ang inventaryo ng DOH sa mga bakunang malapit ng ma-expire pero pinaplano nang i-donate ang hindi magagamit sa ibang bansa para hindi masayang. Aminado ang DOH na malaking pagsubok na makamit ang 60 milyong fully vaccinated sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Duterte sa Hunyo. Napakalaki ng ating challenge. Mahihirapan pero titingnan natin kung ano pa yung pwede nating gawin. Kung nahihirapan ang DOH sa pagkumbinsi sa iba na magpabakuna, may iba naman na tumanggap na ng ika-apat hanggang ika-limang dose ayon sa ahensya. Babala ng DOH, hindi sila mananagot sakaling may mangyari sa tumanggap ng sobra-sobrang bakuna. May mga mangilan-ilan na ang gusto nila, kagaya ng mga 10 beses nagpabakuna, ay magkaroon ng vaccination card. Tapos pag pinagtitindan na ang inabituan lang natin, yung consequence nila. Kasi kung hindi sila mag-adhere sa ating policy, kung may mangyari sa kanila, hindi tayo answerable. Hiniling na ng DOH sa FDA na amyandahan ang emergency use authorization ng ilang bakuna para sa ika-apat na dose pero para lang ito sa mga health worker, senior citizen at persons with comorbidity. Ayon sa DOH, maharap sa parusa ang mga nagpapaturok ng lampa sa rekomendasyon para magbenta ng vaccination card. Mas mababa sa 400 ang mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala kada araw sa nakalipas na linggo. Sa NCR, walang naitalang bagong kaso sa Mandaluyong at Pateros nitong Sabado. Michael Delizo, ABS-CBN News.